The moment na bumaba ka dito sa Dibangan. Palawan bilang isa sa mga lugar na dinarayo ng mga turista mula pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging ng mundo dahil sa angking kagandahan ng mga isla dito. Alam niyo ba na maliban sa mga sikat at kilalang tourist spot sa probinsya ay may isang isla rito na nakikilala dahil sa kanilang healthy marine life. Located in the municipality of Taytay, matatagpuan ang isang ipinagmamalaking isla ng mga Taytayanos, ang Dibangan Island. Hi guys! Finally, after 3 oras ng pagbabiyahe, via bangka talaga. Andito na tayo sa Dibangan. Ayan na yung Dibangan. Pawikan, yes. Ang mga pawikan na very, very friendly. Hindi nakakahilo kasi nga hindi masyadong maalo. Tsaka malaki yung bangka na sinasakyan natin. Kaya maraming salamat kay Cap Norbert Salvavel Team. Thank you so much for accommodating us and for letting us sumakay dito sa iyong very welcoming na bangka. Very welcoming talaga na bangka. Malayo pa lamang ay tanaw na tanaw mo na ang white sand coastline ng barangay at syempre, ang isa sa mga pinakasikat na atraksyon sa lugar, ang mga sea turtles o pawikan. Na tila ba, wini-welcome tayo sa kanilang isla. Actually, pag nakakakita sila ng mga tao, yun ang kakaiba sa mga pawikan dito. Lumalapit sila, guys! Gustong-gusto nila ng mga friends, ng mga human beings. Ganun. Di ba, Kuya Empoy? Yan. Si Kuya Empoy daw ang ano, ang pinaka-friendship ng mga pawikan dito. Wow. Presidente ng Pawikan Guild. Ganda-ganda ng Dibangan, guys. Napaka-mapayapa. Ayan, wala ka-ingay-ingay. There is the pawikan! Ayan na siya, guys, at nagpakita na siya sa atin. Normal lang daw na makikitang nakikisalamuha at nakikipagsabayang lumangoy ang mga pawikang ito sa mga turistang pumupunta sa isla. Yun nga ho ang pinagtataka rin namin dahil karamihan din ang sinasabi na wild nga ang hayop na yan. Pero dito sa amin, dito lalo sa Purukpur, maamo siya. Di rin namin maisip kung paano siyang napalapit talaga sa amin dito. Siguro siya mababait din mga tao rito kaya ganun siya. Pinagbibilinan ko rin kasi yung mga tao na huwag sasaktan. Kasi sa ibang lugar medyo nasasaktan, kaya siguro lumalayo ang hayop sa kanilang pawikan. Kung noong araw hindi natin masyadong nakaalagaan yung mga ganyang mga hayop, lalong pawikan sa ibang mga wild nating mga ano, ngayon po natututo na rin sila. Kaya yun ang lagi kong sinasabi sa kanila na huwag natin pabayaan. Dahil sa darating ang araw, baka yan din ang makatulong sa atin, lalo ngayon sa hirap ng buhay, baka diyan tayo mabuhay naman sa kanila sa mga ano ng pawikan na yan. Actually, hindi namin sinusundan yung pawikan, pero the moment na bumaba ka dito sa Dibangan, kumukuha siya ng atin. The moment na bumaba ka dito sa Dibangan, sila yung mga unang sasalubong sa'yo. Kaya sinasabi ko kanina, napaka-friendly ng mga pawikan dito. Hindi mo na kinakailangan ng welcome team kasi sila mismo lumalapit sa tao. Yun yung kakaiba dito sa mga pawikan. Kasi baka mo ng bangka, hahabulin ka na nila. Tapos parang excited sila na may mga bisitang darating dito sa Dibangan. Ayan o, nagpapakitang gila siya sa ating lahat. Mahalagang paalala lamang, maging responsableng turista at huwag hahawakan o sakyan ang mga pawikang makikita rito bilang pag-alaga sa ating wildlife.
sa mga kababayan kong Palawinyo, mamasyal na rin kayo dito sa amin, sa Dibangan, para makita nyo naman na hindi lang nyo nababalita, nakikita sa social media, kundi mapatunayan din ninyo kung gaano kaamo ang mga pawikan namin. Yun lang po. Maraming salamat po at sana makarating kayo dito sa amin. Namamangha ako sa napakasimpleng pamumuhay na mayroon ng mga residente sa maliit ngunit pinagpalang islang ito. Talagang worth it ang pagpunta natin as we end this episode with a beautiful sunset. Hanggang sa susunod na island adventures dito lang sa Mayad Ngadlaw, Palawan.